Question is, what will Americans? Powder and food stuff. After the assassination of the army, the Austro-Hungarian empires, and on the other side, the alliance. He invades Belgium, August. Once. And from Germany, a pledge not realize that their only way Congress and ask for a declaration. When the war ends, we'll have training these men, having enough. Can make a difference. That the American. Natatandaan niyo pa ba ito? Ito ang unang digmaang pandaigdig na nagpayanig sa buong sanlibutan na nagresulta ng kahirapan, pagbagsak ng ekonomiya, pagkasira ng infrastruktura, pagkalat ng influensya at pagbagsak ng apat na dinastiya tulad ng Austria, Russia, Ottoman Empire at Germany. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang dahilan ng World War I at kung ano-ano nga bang bansa ang sangkot sa digmaan. Pero bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa mga kwento na kagaya nito. Let's go! World War I was a major conflict fought between 1914 at 1918. At ito ay ginawan pa ng ibang mga pangalan kagaya ng First World War, World War I, The War to End All Wars at The Great War. Pero sino-sino nga ba ang lumaban sa World War I? Ang labanan na ito ay sa pagitan ng Allied Powers at Central Powers. Ang main members ng Allied Powers ay ang France, Russia at Britain. Nakipaglaban din ang Estados Unidos sa panig ng mga Allies pagkatapos ng 1917. Habang ang main members ng Central Powers ay ang Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Bulgaria. At naganap ang karamihan sa mga labanan sa parte ng Europa along two fronts. The Western Front and the Eastern Front. Ang Western Front was a long line of trenches na tumatakbo mula sa baybayin ng Belgium hanggang sa Switzerland. At marami sa mga labanan sa kahabaan ng front na ito ay naganap sa France at Belgium. Ang Eastern Front was between Germany, Austria-Hungary at Bulgaria sa isang panig. Habang sa kabilang panig ay Russia at Romania. Pero ano-ano nga ba ang dahilan ng pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig? Actually, maraming kadahilanan na humantong sa pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig sa Europa. At marami sa mga factors na ito ay nag-ugat sa malalim na kasaysayan ng mga lumang kapangyarihan ng Europa. Kabilang ang Russia, Germany, France, Italy, Austria, Hungary at Britain. At kabilang sa mga tunay na sanhi ng unang digmaang pandaigdig ang politika, secret alliances, imperialism at nationalistic pride. Gayunpaman, mayroong isang kaganapan na humantong sa digmaan at ito ay itinuturing na pinakasanhi ng World War I at ito ay ang nangyaring pagpatay sa panganay na anak ni Archduke Carl Ludwig at nakababatang kapatid ni Emperor Franz Joseph I at tagapagmana ng trono ng Austro-Hungarian at hinirang na Inspector General of the Austro-Hungarian Armed Forces na si Austrian Archduke Franz Ferdinand at sa kanyang asawa na si Sophie Duchess noong June 28, 1914 na ang bumaril ay si Gabrielo Princip na isang revolusyonaryong Bosnian Serb. Layunin ng pagpatay na maihiwalay mula sa ilalim ng Austria yung mga probensya ng South Slavic at mapag-isa ito bilang Yugoslavia. Matapos ang pagpatay, nagdeklara ang Austria ng digmaan laban sa Serbia. Pagkatapos ay naghanda ang Russia na ipagtanggol ang kaalyado nitong Serbia. At sumunod, nagdeklara din ng digmaan ang Germany sa Russia para protektahan ang Austria.
at naging dahilan din ito upang magdeklara din ng digmaan ang France sa Germany upang protektahan ang kaalyado nitong Russia. Sinalakay ng Germany ang Belgium para makarating sa France na naging dahilan ng pagdeklara ng Britain ng digmaan laban sa Germany. At dito nagsimula ang unang digmaan. At nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang araw. At ito ang unang malaking digmaan kung saan ginamit ang mga eroplano at tangke na unang naimbento ng mga British na tinawag nilang landship. Habang ang mga aso ay ginamit sa trenches upang magdala ng mga mensahe. Ang well-trained messenger dog ay tinuturing na isang napakabilis at maaasahang paraan upang magdala ng mga mensahe. At mahigit sa 65 milyong kalalakihan ang lumaban sa digmaan. At marami ang nakipaglaban gamit ang trench warfare along the Western Front. At halos hindi gumalaw ang mga hukbo. Binumba lang nila at binaril ang isa't isa mula sa kabila ng mga trenches. Ang ilan sa mga pangunahing labanan sa panahon ng digmaan ay kasama ang unang labanan sa Marne, labanan ng Somme, labanan ng Tannenberg, labanan ng Gallipoli, at labanan ng Verdun. Siya nga pala guys, ang trench warfare ay isang uri ng labanan kung saan ang magkabilang panig ay nagtatayo ng malalim na kanal bilang depensa laban sa kaaway. At ito ay maaaring umabot ng maraming milya at ginagawang halos imposible para sa isang panig na umabante. Habang ang grupong terorista na responsable sa pagpatay kay Franz Ferdinand ay tinawag na Black Hand. Habang ang sikat na scientist na si Marie Curie ay tumulong upang bigyan ang mga ban ng mga X-ray machine na nagbigay daan sa mga friends na doktor na makita ang mga bala sa mga sugatang sundalo. Ang mga ban na ito ay tinawag na Petits Curies na ang ibig sabihin ay Little Curies. At 90% ng 7.8 milyong sundalo mula sa Austria-Hungary na lumaban sa digmaan ay nasugatan o namatay. Ang labanan ay natapos noong November 11, 1918, nang ang isang General Armistice ay napagkasunduan ng magkabilang panig. At dito natapos ang digmaan sa pagitan ng Germany at ng mga allies sa pamamagitan ng paglagda ng Treaty of Versailles. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa militar at civilian sa unang digmaang pandaigdig ay humigit kumulang 40 milyon. Mayroong 20 milyong namatay at 21 milyon ang nasugatan. Kasama sa kabuuang bilang ng mga namatay, 9.7 milyong tauhan ng militar at humigit kumulang 10 milyong civilian. Ang entity powers na wala ng humigit kumulang 5.7 milyong sundalo, habang ang central powers ay nawalan ng humigit kumulang 4 milyon. At iyan ang kwento at buhay ng mga tao sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Kung nagustuhan mo ang video at istorya na kagaya nito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!